Precious Lord, take my hand. Yan po ang title ng instrumental worship na ating napakinggan. Magandang umaga at magandang araw sa ating lahat. Welcome uli sa ating daily devotional. Ngayon po ay October 2, 2020. At ngayon po ang unang araw din ng Feast of Tabernacles. At magtatapos sa October 8. So October 2 to October 8. Kaya sa Bible po, ito po ay isang feast na mismo ang Panginoon Jesus ay nag-attend. Maalala niyo po yung kwento na sa huling araw ng piyesta ng mga tabernakulo ay naroon ang Panginoon. So dito rin po sa Hong Kong ay holiday sapagkat ngayon din ang Mid-Autumn Festival. Papasok na ang fall, ang taglagas at na mag-a-usher naman ng taglamig. At ang Feast of Tabernacles ay Feast of Great Harvest and Feast of Ingathering. So lahat po yan ay meron pong prophetic significance sa nangyayari sa ating panahon. Katulad po ng laging ini-impress sa akin ng Panginoon na after all this global pandemic ay ihahanda ang church sapagkat there will be a great harvest that is coming. Great harvest of souls na darating sa kanyang katawan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat na nagiging kabahagi nitong plano ng Diyos, itong mga gagawin ng Diyos. Praise the Lord. So, salamat uli sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik. At umaasa po ako na ito'y pagpapala po sa inyo at magiging pagpapala din sa ibang tao. Kaya pwede po ninyong ibahagi ang ating pong devotional and all our online activities sa mga inyong mga kakilala, kaklase, katrabaho, kaopisina, kaibigan, upang ang parehong pagpapalang tinatanggap ninyo ay matanggap din po nila. Pindutin nyo lamang po yung press button and be a multiplier. Salamat po at alam ko po na meron pong inihanda ang Diyos na magandang mensahe sa araw na ito. Special na araw sapagkat unang araw nga ng isang linggong Feast of Tabernacles. At ang dito naman ay Mid-Autumn Festival sa Hong Kong. Ang broadcast po ay ginagawa ko po sa Hong Kong, China. Salamat po. At ngayon po, bago tayo mag-start, inaanyahan ko po ang bawat sa senyo na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, ngayon nga po ang unang araw ng Feast of Tabernacles, ang Feast of Ingathering, ang piyesta na titipunin ang mga bunga, titipunin ang mga resulta ng pagpapagal. Ito din ang panahon ng Great Harvest. And in the prophetic realm, we believe na meron pong Great Harvest of Souls ang darating sa iyong katawan. I-bless mo ang araw na ito. I-bless mo ang mga pag-uusapan namin. I-bless mo ang iyong lingkod. Nang buhay ko po ay maging daluyan ng mayamang mong biyaya sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat ng tumatangkilik sa programang ito. I-bless mo rin ang may mga sakit karamdaman. I-bless mo ang may mga pangangailangan, ang mga nanghihina, ang mga nalulumbay, at ang mga nabibigat ang lubha ay inyo pong pagpalain. Salamat po
At bigyan mo kami ng anointing of the Holy Spirit na muli naming matanggap ang mga mayamang mong biyayang inihanda sa amin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Ang ating topic ay taking captivity captive. Yan po ang ating topic. At ibabase natin sa ating key verse, key passages sa Philippians chapter 2 verses 5 to 11 at babasahin ko po sa NIV, New International Version Bible. So nandito na po ang Philippians 2:5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians chapter 2 verses 5 to 11 in the NIV. And po, so ipinakita dito sa ating pinag-uusapan ang katangian ng Panginoong Jesus, na bagamat siya ay Diyos, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya ang sabi po niya, ang paalala po ng Panginoon sa atin, mga minamahal, sa verse 5 ng Philippians, in your relationship with the one another, sa inyong pakikipagrelasyon sa isa't isa, dapat meron kayo itong kaisipan na ito. Katulad ng kaisipan ng Panginoon Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya kinonsider ang equality with God, no? Something to be used to his own advantage. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? He made himself nothing. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Siya ay nagpakumbaba sa pamagitan ng kanyang pagsunod hanggang kamatayan, kahit na ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang naging resulta nun? Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that in the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So like a general leading a procession of victory, di po ba yung pinag-usapan natin na siya ay power, or more than the power of the strong man, stronger than the power of the strong man, na nung na-conquer niya yung kingdom, ay tinalian niya ang lahat, ang hari at ang lahat ng kanyang tauhan, kinuha ang lahat ng spoils, at
nagkaroon ng public procession. Napagdaanan natin yan sa una natin, ilan mga naunang mga devotionals natin. So katulad po ng isang general ang ating Panginoong Jesus, leading a procession in victory, or leading a procession of victory. Jesus ascended into heaven, umakyat po siya sa langit, nakaupo sa kanang trono ng Ama, and leading behind him the defeated enemy, Satan, and all the powers and rulers of spiritual darkness. Nagkaroon ng procession. Dinisplay sa entire universe ang lahat ng mga spoils of battle. Lahat yung mga nakamkam, mga nabawi, na mga ari-arian ng mga nawalan na ninakaw ng kaaway. So binawi niya ang lahat ng mga pag-aari ng mga taong pinagnakawan ng kaaway, because the enemy, ano po ang kanyang pakay? To steal, to kill, and destroy. And so Jesus led captivity captive. Yan nga po ang title ng ating topic. And so those powers that once held man captive, ang lahat ng mga pangyarihan na minsan gumapos at nang alipin sa tao sa pamagitan ng kasalanan, sakit, kamatayan, ay tuluyan ng winasak ng stronger man, stronger than the strong man. Yun lang po ang pwedeng mag-conquer sa strong man, yung stronger man. At yung stronger man ang tinutukoy natin, ang Panginoon, Panginoong Jesus. At yung strong man ng kanyang pakay ay lagyan ang sakit, karamdaman, kasalanan, kamatayan, tuluyan ng winasak ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. And so today, Jesus is seated in heaven in a position of supreme power, where he has been exalted and given a name that is above every other name. Hallelujah! Ang ating Panginoon Jesus ay nakaupo na sa kanyang trono sa langit, sa isang posisyon ng pinakamataas ng kapangyarihan. Siyempre, pag nakaupo ka sa trono, ang in-exemplify mo, ang mensaheng nire-relay mo ay mensahe ng pagiging supreme power. Kung saan siya ay, sabi po sa binasa natin kanina, Philippians chapter 2, God the Father exalted Him in the heavens. Exalted and given a name that is above every other name, that at the name of Jesus, amen, every knee shall bow and every tongue shall confess. Yan po ang nasa Philippians chapter 2, verses 9 to 11. And I want to read that passage, Philippians 2, 9 hanggang 11, in the Amplified Version. Nais nating basahin sa ibang version ang verse na yan. Okay. Verse 9, sabi sa the Amplified Version, "For this reason also, because he obeyed and so completely humbled himself." Ito po ang dahilan, no? Because he obeyed, dahil siya ay sumunod, and he completely humbled himself. Talagang walang bagay na hindi nagpakumbaba ang Panginoong Jesus. Ano pong nangyari? God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. Verse 10. So that at the name of Jesus,
Every knee shall bow, meaning in submission. Every person is in submission of those who are in heaven, on earth, and under the earth. And every tongue will confess that and openly acknowledge. So sabi ng confess is to openly acknowledge that Jesus Christ is Lord. Lord meaning sovereign God, to the glory of God the Father. Philippians chapter 2, 9 to 11 in the Amplified Bible. Satan and all his demons must bow at the name of Jesus. Talagang nauna siyang nag-humble. At yung kanyang humility ay ang kompletong pagpapasakop sa kalooban ng kanyang ama. Pwede naman niyang tanggihan yung ipinagagawa ng ama sa kanya, pero never siyang nagpakita ng pagsuway sa kanyang ama. Never siyang nagpakita ng pag-disobey sa kanyang ama. And ano po ang naging resulta? Mismong ang ama ang nagtaas sa kanya, nag-angat sa kanya, nag-magnify sa kanya. So Satan and all his demons must bow at the name of Jesus. Every bandage, every sin, every sickness, every disease must bow down at the name of Jesus. In the name of Jesus, lahat ng kasalanan, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, at lahat ng nilagay ng kaaway ay kailangan mag-bow down sa pangalan ng Panginoon Jesus. Mag-bow down means mag-submit, magpasakop. Kaya sino mang may sakit karamdaman, sino mang namumuhay sa kasalanan, sino mang inaalipin ng kasalanan, sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus, yuyu ko ang lahat ng mga sakit karamdaman sa ating mga katawan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So in this exalted position, Jesus has been given power over powers, principalities, dominion in heaven and on earth and under the earth. God has exalted him. Yan, sa kanyang position na yan, mga minamahal, binigyan ang Panginoon Jesus ng kapangyarihan higit sa lahat ng kapangyarihan. Lahat ng principalities and dominions sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Because God has exalted him. Tingnan po natin ang ating last reading ngayon sa Ephesians chapter 1, verse 21. Nais ko pong basahin niya hanggang verse 23. Sa NIV ulit tayo. Ang sabi, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Napaka, alam niyo ho yung verses na yan, napaka powerful, ano? Minsan nadadaanan lang natin yan, hindi natin naintindihan. Hindi natin na meditate ang napaka yaman na paliwanag nitong verse 21 to 23 ng Ephesians chapter 1. For above all principality, above all powers, above all might, above all dominion, and every name that is named, on only in this world, but also that is which is to come.
and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Head over all things to the church. Ano yung church? Which is his body. Tayo pong tinutukoy. So siya na merong kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng sino man, ang ulo ng kanyang katawan na ang simbahan, ang iglesia, ang body of Christ. Tayo po. So kung ang ulo ay makapangyarihan, alam nyo na ang dadaloy sa katawan, parehong kapangyarihan na galing sa ulo. Which is the body, the fullness of him that filleth all in all. Satan does not have power and dominion over this earth. Wala siya niyan. Yung pinag-uusapan nating exalted position of power and authority na meron ng Panginoon, wala niyan ang kalaban. Satan does not have power and dominion over this earth. Period. Wala siya niyan. Jesus has given us power and authority over the power of the enemy. So kung siya ang head ng body at tayo ang body, dumadaloy ang kapangyarihan ng head sa body. Kaya ang meron tayong power and dominion ay higit sa anumang meron ang kaaway kung may natitira pa sa kanya. Because katulad ng lagi kong sinasabi, ang kapangyarihan lang na pwede niyang exercise ay kapangyarihan na inaalaw nating i-exercise niya. I'm talking about the devil, the enemy. Eh, since alam na natin na tayo ang may kapangyarihan at dominion, wala sa kanya. So mas mataas, mas powerful tayo. Hindi tayo defeated. Siya ang defeated. So the works of Satan, ano yan? Sin, sickness, and death have been destroyed. The truth is, mga minamahal, Satan is not in control anymore. Hindi siya ang may control. Kasi never na naging siya ang may control ng lahat. Never na nirelinquish ng ating Panginoon Jesus kahit sa time ng kanyang kamatayan. Never na nagrelinquish ang Panginoon ng anumang power and authority niya and dominion. At sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, binawi niya yung power and dominion na tinurn over ng first Adam. Ang nagbawi ay yung second and last Adam in the person of Jesus Christ. So Satan has been bound, cast out, defeated, and stripped of his power over us. Wala na siya, inubaran na siya. Itinali, iginapos, pinalayas, tinalot, ginapi, in-strip ang kanyang power over us. So yan ang itsura ng ating kalaban. Wala siyang pagkakataon na dapat manalo. Satan's strategy against the church has been to deceive us and keep us in spiritual ignorance concerning these truths. Kaya itong pagtuturo natin, na-enlighten tayo, nagiging mas malinaw na ngayon, ito pala ang ating papel, ang kalaban pala natin ay talunan na kalaban, na never siyang manalo, wala siyang pagkakataong manalo. So, pero may naiisahan pa rin siya. At sino yung kanyang naiisahan? Yung mga Kristiyano na hindi alam kung ano na ang kanyang sitwasyon.
Hindi nila alam. Kaya may people perish for lack of knowledge. Without revelation, my people will perish. Sabi po ng Biblia. So itong mga pinapaliwanag natin, mga revelation ito, na sinasabi natin, alam ko na, now I know. At dahil now I know, dahil alam ko na, wala nang puwang ang kaaway na muling makabawi, muling makasira, muling makapanakit, sapagkat exposed na ang kanyang propaganda. So the Church of Jesus Christ must rise up in the power of the Holy Spirit and fight. Dapat yan ang katawan ng Panginoon. Tayo ay tumayo, bumangon na, gamitin na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at labanan na ang talunang kalaban. May laban pa din at nakakapagpuntos pa rin siya sa mga hindi marunong. Pero sa mga kilala na siya, hindi na siya makakapuntos. So we must enter into the arena of spiritual warfare and begin to bind the power of Satan. Huwag tayong matakot. We are victorious. We are more than conquerors in Christ Jesus. Yan ang ating kategorya. We must take the power. We must take the authority that God has placed in our hands and use it to tear down Satan's strongholds. These hands are powerful hands. These hands are miracle-working hands. Hallelujah! Yan ang revelation. And we will use it to overcome the enemy. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Maging active na tayo. Hindi na tayo yung mga anak ng Diyos na laging luhaan, laging sugatan, laging talunan, tapos na ang panahon ng paghahari ng kasinungalingan ng kaaway sa buhay natin. Ito na yung panahon na gagamitin na natin kung anong kapangyarihan meron tayo na galing sa Diyos. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, bigkasin natin ang mga declarations na ito. Sabihin natin, as I face the battles of life today, I will take the power and authority God has placed in my hands and use it to tear down Satan's strongholds. Amen. One more time. As I face the battles of life today, I will take the power and authority God has placed in my hands and use it to tear down Satan's strongholds. Amen and amen. Yan po ang very powerful na declaration natin. We will tear down the powers of the enemy. Amen? Sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. So, natapos po ang ating Taking Captivity Captive na title ng ating topic ngayon at maligayang pakikinig at panunood sa ating lahat. God bless us all. And kita-kita po tayo mamaya, alauna imedya, ang ating Hope Hour. At dahil ngayon ay araw ng Biyernes, ang meron pong online youth fellowship mamaya alas 7. And God bless us all. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Shalom!